Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan, at lalong-lalo na sa aking mga ka-OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, at tanaway, nasa mabuti tayong kalagayan. Anuman ang pinagdaraanan natin, tiwala lang sa Diyos. At gusto kong i-vlog ang aking buhay as OF, bilang OFW na aking naging buhay ko na ito. Halos kalahati sa aking buhay ay nagugol dito sa ibang bansa. At salamat sa Diyos, ilang buwan na lang ang aking natitira at ako'y uuwi na rin sa Pilipinas na mag-for good. Kaya higit sa lahat, salamat sa Diyos dahil dito niya ako hinubog sa aking pananampalataya, sa aking paninilbihan sa Kanya. At yan ang isang napaka-importanteng nangyari sa aking buhay. At hanggang ako'y naging alagad niya at manilbihan sa Kanya. Kaya ikukwento ko sa iyo, siguro hindi ko man gawing isang episode ito, pero iba-vlog ko from time to time para bigyan ko rin ng encouragement, lalong-lalo na ang aking mga ang mga bago pa lang bilang OFWs sa ibang bansa. Kasi hindi po madali ang buhay. Hindi po madali ang buhay sa ibang bansa. Lumayo tayo sa ating mga pamilya dahil gusto nating mabigyan sila ng magandang kinabukasan, lalong-lalo na sa ating mga anak. Pero may kasabihan nga na ang OFW, iisa ang mundo, pero iba't ibang istorya ang nakaranas nito. Di po ba? Totoo yan, mga kapatid. Iba't iba ang pinagdaraanan natin. Pero sa awa ng Diyos, halos nilabanan natin ang mga pagsubok, ang mga problema bilang OFW. Mabuhay tayong lahat, mga OFWs. So, simulan natin. Nung katapos ng aking graduation sa kolehiyo, sinabihan ako ng mother ko, dahil OFW din ang mother ko dito sa Hong Kong, at sabi niya ay gusto mo mag abroad. Pero nung una, ayoko talaga mag-abroad. Pero hindi ko pala alam ay prinases nilang aking mga papeles. Kaya sabihin ko nga, ako na siguro yung OFW na in one click ang aking pagpunta sa abroad. Sila lahat ang gumawa ng aking mga papeles para ako'y makapag-abroad. Kaya bigla na lang sabihin nila sa akin na maggayak ka na at papunta tayo sa Manila dahil flight mo bukas. O diba? Diba wow? So ako'y nabigla na pumunta yung aking pinsan, kasi noon ay yung aking pinsan din nandandito na
kumuha ng aking nanay ay may sariling agency siya. Kaya sila ang gumawa ng lahat ng aking papeles para ako ay makapag-abroad. So in short, 1991 of May, nandito na ako sa Hong Kong. At ayan nga, nagsimula na nga ang aking, ano ba yon, buhay bilang OFW. Nung una talagang nag-struggle ako dahil marami sila, wala akong privacy, marami ang aking pinagsisilbihan, yung mag-asawang amo ko, yung anak niya na isa, yung mga kapatid niya. Ang maganda nga lang dun ay mabait sila amo. Kaya, ayan. So, grabe. Nag-struggle talaga ako. Gumawa ako ng mga paraan para i-terminate nila ako. Dahil linggo-linggo, gusto ko nang mag-break. Linggo-linggo. Umuwi pa ako sa Pilipinas after 1 year. At binigla, kinuha ko yung annual leave ko. Kyan nila ako ng 1 week, pero nung nasa Pilipinas ako ay nag-extend ako para pakasakali yun ang dahilan para ako i-terminate. Pero nung bumalik ako dito, hindi ako na-terminate. Ay, grabe. So, grabe ang struggle ko talaga noon. And, wow, alam ko na behind sa mga struggle kong yun, may purpose ang Lord, may purpose ang Diyos. Kung bakit nabigyan pa ako ng pagkakataon para may favor ang mga amo ko sa akin. Gusto pa nila akong irekontra. Kasi sa aking kabe-break linggo-linggo, ay hindi ko na namalayan, ay natapos na ang aking kontrata, yung dalawang kontrata. Iyon. So, pagkatapos nung aking isang kontrata, sa awa ng Diyos, natapos ko na rin. At hiniling ko sa aking amo na uuwi, ang rason ko ay uuwi na lang ako. Kaya nag-recommend ako sa kanila ng kapalit ko. Kasi mabait naman sila. Yun nga lang, wala kang kwarto. Talagang marami sila. Marami kang pinagsisilbihan. So, dahil gusto ng aking ipag na kumalit sa akin, so, binigay ko sa kanila. Dinirect hire namin siya. So, ayan. So, naghanap ako ng ibang amo pagkatapos ng aking unang kontrata. At wow, grabe ang ginawa ni Lord. Nabigyan ako ng napakabait na amo na halos ako ay kapamilya nila. At sa susunod, ikwento ko sa inyo ang ikikwento ko sa inyo ang mga grabe, yung parang drama talaga ang naging buhay ko dito sa ibang bansa, particularly dito sa Hong Kong. Pero gusto ko lang munang i-correct yung sinabi ko earlier na dalawang kontrata. Hindi dalawang kontrata, isang kontrata. Dalawang taon yun. So, nagkamali lang ang aking pagsabi. So, hanggang dito tayo muna, mga ka-OFWs. At alam ko na yung mga nabanggit ko kanina ng mga struggle, alam ko very common ito sa atin lahat. Nararanasan natin lahat ito. Yung relate
halos ang ating buhay bilang OFW ay relate na relate tayo sa mga struggles natin. Sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating mga amo na grabe yung tingin nila sa atin ay grabe na yung word dito sa Hong Kong, yung kung yan, di ba? Yung ibig sabihin, katulong, ganun. So, hindi ka, yung ibang mga amo ay hindi nila tinatawagan sa pangalan yung helper, kundi kung yan. So, sa mga struggle na nararanasan natin ay alam ko na halos relate tayo. Kahit nga napakabait ang mga amo ay iba pa rin talaga yung ikaw ay isang DH, isang domestic helper. Pero salamat sa Diyos dahil behind everything ay napakaganda ang purpose niya sa buhay natin. Hindi po permanente ito sa ating buhay bilang OFW. Ito lang isang paraan, marahil kung nakikita natin yung mga purpose ng Panginoon sa ating mga pinagdaraanan, mga pagsubok, mga problema, napakaganda ang ginagawa ni Lord. Kaya nga, God is good all the time. So, yan ka-OFW, mga kaibigan, sa susunod, ikwento ko sa inyo ang ibang mga nangyari sa aking buhay hanggang sa aking mga pagpapaaral ng aking mga anak at pagtulong sa aking mga kapatid at aking paggawa ng aking bahay. Ayan, so subaybayan natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat. God bless.